Dito tayo, madulas dun sa kabila eh. Madulas dun. Madulas. Ano pare? Sa kagaling? Bakit ang bike mo ganyan? Ha? Saan? Mga beginner pala dito pare. Nakakatalo na pare, paunti-unti. Si pare, parang galing sa tubigan sa palayan. Dadiretso ako doon, ano pala? Kaya hindi ako doon dumaan eh. Gumaling ko lang ako niya. Oh, tulong na pare yun. Ayan eh. Pare, nanibago ka na naman. Ba si kuya, hindi pa na kontento. Magdadump eh oh. Hindi, yung ano yung... Binitawan ko naman kanya, tabo. Talaga ganun. Dapat okay, lalaro. Nakadalawang talon ako dun. Buti hindi ako natumbay. Yung isang kinausap kong kiwi, apat na beses daw siya natumba. Adawon din yung isa dila. Ha? Adawon din. Oo. Tutumba din sa itumba. Yung isa may... Sama nga paglalakad eh. Kuya, try mo lumamp! Try mo i-jumamp! Wag una ulo ha! Upuan ha, butik. Oo, tumatas dito sa upuan. Tapos nang upuan pa siya. Oo, oh, ito yung sige, pwede. Pwede daw siya araw-araw mag-bike eh ah. Hindi naman eh. Si Kuya Ed, araw-araw daw. Hindi ko pwede niya papagod yung trabaho. Manager niya si Kuya Ed eh. Wala eh kami, napapagod kami sa trabaho, kaya parang napapagod. Hindi kaya eh, pagka. Pagod maging pa naman. Isla. Kalat ng kalsada yun. Sabi po, parang galit ng council. Pati yung bato, tumatalsik sa mukha ko eh. Maya, mabilis to. Pag mabilis tayo, ang takbo nito sa kalsada, talsikan yun. Nalilinis din. Hindi yan. Ayun pare, yan doon magagalit ka. Ayun oh. Ah, galit na galit pare oh. Pag yung nakasama ko magbike araw-araw eh. Kahit na overtime pare. Kahit jabihin ka eh. Mag-uyang mo, masabihin pa ka. Talagang call lang talaga. Normal na sa kanila yan. Sa Pilipinas nga eh. Yung sinaliyan kong group, puro kababae yan. Gaganda eh. Mga nagbabike. Oh. Mm. Gano'n mo, Manila to... Sali ka doon tapos, magpapasupport ka. Oo. Okay. Manila to Sambales, gano'n kalayo yun? Road bike. Mm. May ilang oras kaya sa bike yun? Eh, sa bus nga, ilang oras na yun eh. Ano, road bike? Road bike, kuya.
Manila to Sampalis. Pwede naman to sa kuna, sa mga road ah. Mabagal ba to kuya pag sa road, itong mga bike natin? Oo, ang gulong. Pero pag pinalitan mo ng gulong, pwede bang palitan ng gulong yan? Parang ganyan ito eh, ano? Maliit eh. Hardtail, naka 2.0 yung gulong. Yung maliit. Nakakasabay ako sa mga road bike. Pero mga ganito, medyo magaan na. Ano kuya? Ganyan. Oo. Magaan yan sa ano? Magaan yan. Pero ito, ay ito, mabigat to. Yan ganyan. Mabigat. Ang kunat eh, vital nga eh, pagpa sa semento. Sa nabi. Kasi parang blower yan eh. Pinipigilan kang magano. Maganda pala ang bike pag maliit ang gulong. Ganun pare sa'yo? Para? Tuloy. Road bike yun pag ano. Ibig sabihin, kapag halimbawa dadayo ka, dalawang dala mong bike. Kung gusto mong mag road bike, tapos isang ganito, no? Kaya lang dito naman. Pero dito kailangan ng trail eh. Eh sa samba, yung mga nagbibiyahe, sinasakay nila sa bus, ay nakabag. Ah, sinasakay nila sa bus. Tapos di ba dun sa ilalim? Doon nila sinasakay ang bus. Ang dami ni Parang Kapon, nakasakay sa tricycle. 10 piso isa, 5 karga niya. Huh? Downhill lang. Di ba ang ginagawa ng iba sa bus sinasakay? Sa ilalim, di ba meron yan? Lagayan? Doon nilalagay nila sa stribo. Tapos pag galing sa Sampalis, doon ina-assemble na nila yung bike. Ay, tanggalin mo lang naman dalawang gulong eh. Isa nga iba, isang gulong lang eh. Pero ang pamasahe, pamasahe na ng tao. Bali dalawa bayad mo. Insurance din. Bike at saka yung kwan. Baka madampot eh. Bike at saka itong tao. Ay, sana, tama. Tapos pag yun, binabiyahin din nila. Sa jeep nga, meron sumagaling ka Laguna, papuntang Maynila. Ngayon, pagod na sila. Ang ginawa nila, sumita sila ng jeep. Lahat sila. Lahat ng bike nyo nakasakay sa jeep. May nabibiling lagayan ng gulong eh. Meron. Nasa kwan? Cyclery, meron. May... May gulong din pre. May gulong din, hindi mo na kailangan buhatin. Parang maleta rin.